Bukod sa management coaching na isinasagawa ng PhilMEC para sa Farmers Cooperative and Association o FCA bilang isang service provider, inaalalayan din sila upang maging isang business enterprise. Mula dito ay nagkakaroon ng oportunidad ang isang kooperatiba na dagdagan ang kanilang source of income, sapat na budget para sa pagmintina ng mga makinarya at maayos na pagpapalago ng investment funds. Mahalaga na ang mga FCAs o Farmers Cooperatives and Associations ay handa kung paano nila pamahalaan ang mga makinaryang tinanggap nila mula sa RCEP bilang isang enterprise o isang negosyo. Yung isiset dapat nilang service fee ay mababang konti sa mga private na service provider, at ikalawa, dapat yung kanilang sinisingil din ay hindi rin sobrang baba para naman natutugunan nila yung kanilang operating expenses at meron pa silang konting kita na idadagdag po rito. Nagkakaroon sila ng kaisipan na yung mga makinarya na ito ay dapat i-operate pala nila na parang isang negosyo. Ang isang negosyo ay dapat kumikita. Yung management team ng farm machinery service provider ng mga FCAs ang siya pong mahalagang participants na amin pong tinitrain. Isinasama namin sa training workshop na ito ang mga agricultural technicians upang tulungan din po sila sa pag-compute ng service fee, at pinapakita namin yung ano yung sistema sa ibang lugar para meron po silang gabay. Sa amin po sa PhilMEC, sa pamamagitan po ng monitoring namin, naitatama po namin yung kanilang dapat na isinisingil. Nakikita rin natin dito yung mga issues o problema nila sa kanilang samahan. Yung pong mga magagaling na farmers cooperatives and associations, sila po ay dinedevelop namin bilang isang model enterprise upang yung ibang mga FCAs na nagsisimula pa lang matuto kung ano yung tamang pamamaraan para sila din ay maging successful sa kanila pong farm machinery enterprise. Nung hindi pa po kami service provider, para kaming nangangapa sa dilim. Kasi nga, babago kaming kooperatiba, hindi masinop yung aming mga gawain. Halimbawa nga po, nung sa financial statement namin, so hindi namin makita ron yung magkano ba talaga yung ginastos ng bawat isang makinarya. Halimbawa yung 15%, mapupunta ito sa manager, sa bookkeeper, 10%. Sa operator, yung ganong halaga. Tapos naman yung ilang porsyento, naka-allocate naman siya sa maintenance ng farm machinery. Sa gabay ng PhilMEC, ito, natulungan kami at naayos yung aming sa iba't ibang proseso ng pamamalakad ng isang organisasyon. Ang nakikita kong kinabukasan, isang kooperatiba na nagsiservisyo sa lahat ng miyembro at sa buong pamayanan. Hinihikayat ko yung ibang mga association, mangarap pa rin na mapaunlad. Sabihan natin na matatanda, to see is to believe, di ba? Kung makikita nila sa aming gawain sa kooperatiba na kami ganito, hindi na namin kailangang hikayat. So yun lang na mag-i-encourage sa kanila. Sa gawa po nakikita talaga. Ang ginagawa namin noon, habang wala pa kaming ganitong service provider, parang nag-create lang kami ng mga other alternatives para yung kuan mi, yung kooperatiba mi, masustain namin. Nabalitaan mi ng government, nagbibigay ng assistance, kasama ng Molino, nag-avail po kami dyan. Malaking bagay ang nangyayari dito sa amin nung kami maging service provider. Gawa ng, nung nalaman nila na mayroon na kami rice mill, mayroon kaming circulating dryer, yung mga karatig na munisipyo pumupunta na dito para magpa-dry ng kanilang palay. Dati, kung dati lang kami nagdidepende sa Molino, sa Buladan, medyo maliit ang kita. Pero nang magkaroon kami ng other machinery, nakadagdag siya. Almost mga 40% ang naidagdag sa amin ng kita mi. Yung mga best practices namin dito sa tulong ng PhilMEC, management training, yung mga financing, malaking tulong po yung pag-handle ng finances namin, kasi gawa ng ang bawat income po ng harvester, talagang detalyado po yun. Inawas mi lang yung expenses sa labor at saka sa crudo ba, yung income na yan napupunta dito sa opisina, sa kooperatiba. Yan na masina yan, pag once na nag-ikot yan,
palaging may nagagasgas dyan, may nagkuhan. Kaya kailangan paglaanan muna siya ng mga ilang porsyentahe para sa maintenance. Dumantabi sa mga kaibahang kudigdi sa, lalo na sa cooperative sector, kaipuhan nato na magtabangan. Kaya ang filmic niya namo ang nagtatao sa ato nin kaginhawaan, lalo na sa mga machinery. Inaagyat ko kamo na maghinguha ang mabuild an sa iyo man na organization, lalo na ito na mga sakagdaypa. Sige na, tara na.